Hindi nga napigilan ni Gio ang galit at puot nito sa ama, kaya lahat ng masasakit na salita ay nasabi na nito kay David. Nakita naman ni Jill ang pananaboy ni Gio sa ama nito, kaya hinila na nito ang anak pabalik sa restaurant. Pagka-uwi nila Jill at Gio, sumama itong si Gabby sa bahay nila. Pinapasok muna ni Jill si Gabby sa loob ng bahay nila. Isasara na sana ni Jill ang pinto ng bahay nila nang makita nito ang binalot na papel na binibigay ni David noon sa restaurant na itinapon noon ni Jill sa basurahan. Pinulot niya ito at saka ibinulsa na. Sinabi ni Gabby kay Jill na mas maganda daw kung tatawag na lang daw ng pulis itong si Jill para mas mapanatag daw ang loob nito. Get a restraining order, dagdag pa ni Gabby. Yan naman talaga ang plano ko eh, sagot naman ni Jill. Sinabi pa ni Gabby kay Jill na mas maganda daw na dun muna ito dahil gusto daw nitong protektahan si Jill pero tinanggihan ito ni Jill dahil ayaw daw niyang obligahin si Gabby. Hindi pa ito nakontento, humirit pa itong si Gabby kung pwede daw ba silang mag-dinner ulit ni Jill yung silang dalawa lang sa isang romantic na lugar na tinanggap naman ni Jill. Bago pa ito umalis, binigyan pa niya ng welcome home present itong si Jill. Habang naglilinis itong si Jill, lumapit itong si Gio at tinanong ang ina kung titigil daw ba ang ama nito sa panggugulo sa kanila dahil sa tingin daw nito, hindi daw titigil itong si David. Pero ipinaliwanag naman ni Jill sa anak ang lahat at naintindihan naman ito ni Gio. Bumilib pa nga itong si Gio sa ina nito dahil sa mga nasabi nito at naikwentong karanasan nito noon. Noong nasa loob na ng kwarto si Jill, binuksan niya ang binalot na bigay ni David at nakita nito ang cork na bigay ni David na nagpaalala sa kanya ng mga magagandang alaala nung nagsasama pa sila ni David. Sa loob ng kwarto ni Gio, sinilip ni Jill ang anak nito kung tulog na. Hindi alam ni Jill na nagkukunwari lang pala itong tulog. Pagkalabas ni Jill sa kwarto ni Gio, inilabas nito ang cellphone at malungkot na pinagmasdan ang masayang larawan nila ng mama at papa nito. Mabubuo pa kaya ang pamilya ng mga ito? Yan ang pakaabangan natin dito sa The Broken Marriage Vow.